Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y madalada lang balita galing sa bayan ko. Listen closely, y'all. Talunan ng simbahan, aking napagmasdan. Dalagat di nata ay nagsusumpa. During the early days of the war, siguro mga fourth day, I was sort of excited, you know what? There, I was 11 years old, and when I heard the Japanese planes bombing Kalumpit, I know, umakyat ako sa Santol, at doon ko nakita yung actual dogfight and how I enjoyed. Na-enjoy ko yung dogfight eh, kasi actual yun, nakita ko nung binubomba yung tulay ng Kalumpit. Kasi ang Kalumpit is the passage to Pampanga and other northern Luzon. Pero alam niyo kung anong bunga noon, katakot-takot na palo. Because when I went down the Santol tree, yung pala galit na galit ang Marika. They were there in the dugout. Doon sila nagtatago. Samantalang ako nasa itaas ng Santol nanonood ng bombahan. Hindi ko naman alam eh. From Atimon and Quezon, dumiretso ng Bandalukban, pagkatapos dito sa Cavinti, kasi yung bayan namin, border ng Laguna at saka Quezon. So sabi nila, yung mga Hapones, no? Narinig nila umaga-umaga, nagmamarcha. Yan. Tapos, yung mga kababayan ko, parang tuwan-tuwa daw dahil bakasyon, December, kala nila Christmas break lang. At ito ay hindi naman tatagal at magkakaroon uli ng klase. Parang nagpipiknik lang sila sa ilog, yon, nagpa-party-party, eventually magkakaroon din ng klase. Kala nila weeks lang yung gera o months. It turned out umabot ng 3 taon na mahigit. Alam mo, mga experience ko sa war ay parang isang fairy tale story eh. Dahilan sa yung lahat ng naghihirap sa gera nakita ko, no? Pero ako mismo, dahilan na I was in my early 20s, my husband was from Malabon, 15 years older than myself. I was shielded from all the hurts and pains of the war. Lahat ng naaalala ko ay panay na. Lahat naman ng Hapon na nakita ko, panay opisyalis na mga magagaling na mabait. Biro mo yung superior high command ng ano pala dito sa Pilipinas noon. Ay, kasama ng papa ko sa negosyo, hindi namin alam. Mahigit na 20 years. Hindi namin alam. Makara namin talagang negosyante lang siya na plain negosyante na. He was a very good father to me, like my own father. Kinakarga niya ako, ginagawa niya ang horsey-horsey, siya ang horse, ako ang nakasakay sa likod niya. And you know, when the Japanese army came, naku siya pala yung superior high command ng army. Napakagaling ng espionage nila. Ang bilang isang mag-aral ng kasaysayan, ang tingin ko, ang isang mabuting nagawa ng mga Hapones sa Pilipinas ay ang pagtuturo ng edukasyon sa pagitan ng paggamit ng wikang Pilipino. Ito ay nakatulong na malaki upang lumakas ang nasyonalismo o pagkakaisa ng mga mamamayan. No? Hindi ito nagawa nung panahon ng Kastila, maging nung panahon ng Amerikano. Ang sabi nila, nung dumating ang Hapon, ang mga tao lumikas sa dayon. So nagtatago sila. Yung mga taong nanirahan sa bayan, sila mga napatay, no? Ng mga Hapones. Pagkatapos nung palis na rin ng mga Hapon, nung dumating ng mga Amerikano, nagtakbuhan na naman ang mga Hapon sa mga kanayunan. Marami daw ang napatay na mga matanda, bata, pati mga sanggol, no? Binabayoneta, no? Talagang walang awa daw na pinapatay. Basta't nasa lubong kasi parang ano na yun eh, panic na eh.
panic ng mga hapon, lahat ng makasalubong ng mga civilian, o kahit na guerrilla o hook, pinapatay na nila. Talaga, I was so spared by God. First of all, kasi talagang I was a young bride. Pinakasal ka agad ako ng papa ko eh, sa takot sa mga hapon na maunaan pa ng hapon. Talagang totoo yan. Kumukuha sila mo sa marami ako na sa mga baryo na ririnig ko, kinukuha nila ang mga babae, ginagawa nilang comfort women. You know, we went to our relatives in Kakarong, in Bigaano. But we didn't know na yung palang pinuntahan namin is the headquarters of the guerrillas. Because my cousin, Andres Laderas, was the right-hand man of Governor Alejo Santos. And right there and then, after sleeping, during dawn, we just heard a swarm of Japanese. And you know, the Japanese are noisy, aren't they? You know what they did? When the people of the place saw the Japanese, they scampered. Ganun pala sila eh. When they saw the Japanese, they ran to all directions. The moment they saw the Japanese, they kept running, all of them. Yes, but the women cannot run as fast as they could. Do you know what they did? They brought us to the schoolhouse. I was only 12 years old. All the women and the children were brought into the schoolhouse. And then, it was there where I saw Japanese atrocity at its worst. Because I saw my auntie, she was tied to a mango tree. And then I was peeping, alam mo naman ang eskwelahan sa ano, maraming butas. I was peeping and I saw the Japanese kept on beating her. I said, she would surely die. Can you imagine being beaten by men? See? At that age, you know, I was too afraid, sabi ko. I just kept on praying. But then probably, I heard my auntie shouting. And then all of a sudden, the shouting stopped. Yung pala, umalis na yung mga hapon. And we thought that she stopped shouting because she was dead. Fortunately, she was about to die when the Japanese left her. And you know, it was deeply etched in my mind at 12, seeing a woman being beaten by a group of men. Alam mo naman, American baby tayo. Dahil I lived through the American period at saka, yung they were the savior of the country, at saka talagang protector, at saka mababait yung yan ang pwede kong naririnig at nakikita ko rin naman, mababait talaga sila. Well, siyempre, ang image natin, savior sila. Lalo na nung dumating na sila, ang daming candy, ang dami nilang mga material things. Gata, especially. Ang nanay ko kasi, at saka ang tatay ko, parehong teachers, no, sa elementary. At tuwa sila sa mga Amerikano kasi natatandaan ko, nagbibigay ng gatas. Pati nga ako, nakakainom ng gatas kasi maraming binibigay sa school. Pag may mga sobra, pinapadala na rin sa kanila. So dahil nga malakas ang colonial mentality, napamahalang mga Amerikano sa mga Pilipino ng panahon yun. I think it's nationwide acceptance. Malaking pinagbago. Nakikita ko ngayon ang realidad, ang katotohanan ng kung ano ang Amerika. Yung mga common American people, napakababait. Pero yung kanilang policies sa itaas, ibang klase eh. Ako mismo talagang tumasakit ang ulo ko ng pag-ano ka. Pero nung nag-aral na ako sa UP, mga 1960s, nabago na ang aking pananaw tungkol sa mga Amerikano. Medyo parang naging, hindi naman anti-American, pero parang naintindihan ko na rin yung mga masasamang ginawa at ginagawa ng mga Amerikanong
opisyal sa mga dating kolonya. Ang tingin ko, kailangan pang isulat, no? O maglathala ng mga aklat tungkol sa naging papel o mahalagang papel na ginampanan ng mga Pilipino, hindi lang ng mga sundalo, hindi lang ng mga gerilya, kundi yung mga ordinaryong mamamayan, yung masang Pilipino sa panahon ng digmaan sa Pasipiko. No? I'm very glad to come here and to address you people to show that women are not afraid to fight for their country when time comes. It is not only the men that will do it, but we women will also fight and die for our country anytime. Kasi mga unknown heroes siguro, no? Usually, ang binibigyan natin ng halagang pansin yung nasa itaas. Yung mga babae na ordinaryo, na walang mukha sa kasaysayan. Merong mga taong katulad ni Jose Falianes Escoda, no? No? Meron ding mga beauty queen, sila Suniko, na naging bahagi ng espionage movement o para makatulong sa paglaban ng mga Pilipino sa mga Hapones, no? Pero ang tingin kong nakakaligtaan yung papel ng mga ordinaryong Pilipina, yung maliliit na kababaihan. Hindi naman maliliit, ang ibig sabihin maliliit po din, yung masang Pilipina. Sila yung mga nagluluto, no? Sila yung mga mensahera, no? Sila yung gumagamot sa mga may sakit na mga Pilipinong lumalaban sa mga Hapones, no? Yung gumagawa ba ng mga ordinaryong gawain? Ang hindi ko malilimot ang kabayanihan ng kababaihan natin ay yung mga sa death march. Yes. Talagang pumupunta sila magang-maga ng kasuot ng mga malalaking saya para yung mga umi-escape ng mga Pilipino. Tinatago nila sa loob ng saya nila at saka unti-unting lumalakad yun. Lahat panisaya ng mga babae nagtatago sa kanila hanggang makalampas sila sa pila ng mga Amerikano. Maraming naligtas ang mga kababaihan at sa ganong paraan. Hindi lang babae, lalaki, pati mga bata, kasi ginagawa silang kuryere. Mga siguro 10 taon, 9 na taon, tagapagdala na ng sulat patungo sa bundok, no? Maraming mga veterano ang sasabing, ako ay nagsilbi bilang gano'n, taggalagawa ako ng ano, taggala ako ng sulat eh. No? Kahit pati yung mga babae, no? Sinasabi nila kahit mga dalagita, nilalagay daw nila sa buhok si Josefa Llanes Escoda, ang tingin ko. Kasi hindi lang yung pansariling kapakanan, hindi lang yung pambamilya, kundi yung pangbayan. Dahil meron nga tayong kasabihan at sinabi din ni Andres Bonifacio, na ang pagmamahal sa Diyos ay maipakikita sa pamamagitan ng pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen. Yusafe Bulacan. Yusafe Bulacan. Joseph Bulacan Group, Yusafe, under the command of General Alejo Santos. Siya nagliliberate ang towns, yung mga towns sa Bulacan ay nililiberate ng mga Amerikano para makapasok sa Pilipinas. Ano, lahat ng daanan nila, nauuna na ang mga gerilla na nagliliberate noon. Ang mga Hapon naman, takbo ng takbo lamang, tatago na nga kung saan-saan. Kaya wala na halos sa putukan, wala na labanan. Ngayon, sa bawat town, ay tinataas nila ang flag ng American flag dahil na ano, at masasabi ko na ang Pilipino talagang makabayan dahilan sa ang pinakiusap nila sa mga Amerikano na pagtataas ng American flag, we were still under America at the time, remember. Pero ang Philippine flag must also go with the American flag. Kaya pagtataas ng American flag, kasama ang Philippine flag. Kaya si Aurora de la Rosa, when she came to
to make a wire to liberate. It was the last town, supposed to be the last town. Nagulat na lang kami, nabalitaan na lang namin doon sa kanyang pamangkin, si Napoleon, na nagpakamat, na namatay daw si Major de la Rosa. Napareli daw, meron daw bala na pagkatapos niyang itayo, itaas yung flag, eh meron isang bala na tama-tama sa heart niya yata. Patay siya kaagad. Kaya that's the end of her story, pero she was a brilliant woman. Marami siyang nakuha sa mga fighting nila during the war. Tatlong taon silang nakipaglaban sa mga Hapon, sa guerrilla. She was the, one of the right-hand help of General Santos, Alejo Santos. Kung saan nandun si Alejo Santos, nandun din si Major de la Rosa. Naging kababata ko yun. There, I was ordered by our commanding officer to work for the Japanese naval navy, which is the Taigon Hai Butai. And I worked every day from 8 o'clock to 5 o'clock in the morning. I was hired as a clerk, but I had another duty, which is to bring merienda to the Japanese officers every 9 o'clock in the morning and 3 o'clock in the afternoon, wherein I was able to do my duty as an officer of the intelligence of the Western Luzon Guerrilla Forces, wherein I had a piece of paper which I kept in my breast, and with the complete map of Longapo Naval Base, because I grew up there, and so that I can jot down where they have the cannons, you know, where they have the different kinds of arms, their armories and everything. And I was able to list them down. There was an order that we had to go to the zigzag between Zamba, between Olongapo and the Bataan. They had to fight the Japanese there. So we went down and fought with the Japanese. That's why I know how to handle a 45 gun, or instead of a 22, I have a 45. And we were successful to repulse the Japanese there, and we went back to Mount Pinatubo. Malaki din ang papel ng mga Pilipinong veterano dahil yung pagliligtas ng 511 American prisoners, no, ay naisagawa dahil sa tulong ng mga Pilipinong guerrilla. Of course, yung principal role was done by the Americans, no. Pero yung ginawa ng mga Pilipino mahalaga dahil sila yung tumulong upang malaman, halimbawa, kung ilan ang mga Hapon na nasa loob ng kampo, no, sa Kabanutuan Camp, no. Ito daw yung isa sa mga pinakabrutal na kampo ng mga ano, ng mga Hapon. Maraming pinatay, marami ang talagang nasalanta, marami ang halos skeleton na lang ang katawan nung itakas sila ng mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo at veterano, no. Naganap ito noong January 28, 1945. Parating na ang mga Amerikano. Malaki ang papel ng mga Pilipino kasi yung surveillance, eh. Sila yung nakakalapit dun sa kampo upang alamin kung sino-sino ba yung in charge dun sa mga POW na mga Amerikano prisoners. Ano? Alam nila kung ilan yung tao na nagbabantay. Alam nila kung ang main gate, kung ano ang uri ng lock, no? Importante yon dahil kailangan nila malaking flyers para wasakin yung main gate. At kung anong oras nagpapalit ng gwardya doon sa tore, no? Inaalam nila yun, eh. At kung ano ang kanilang mga armas na ginagamit, no? Pati yung activities inside and outside of the camp. Importante din yun, eh. Kung anong oras binubuksan, kung anong oras nagdadala ng food supply, gano'n.
kung saan nakalocate yung mga prisoners, kung ilang tao yung nagagwarya sa main gate, tsaka doon sa small gates, gano'n. And then of course, yung timing ng pagpasok. My favorite hero is a peacetime story during war. It's a peacetime story during war. It's about Colonel Nugid. When my father was arrested in Pampanga, in Guagua, he was buying and selling hogs so that he could earn a living for his 9 children and wife. No, he was arrested because they said he is a Japanese spy. How could he be a Japanese spy when my brother is a veteran? So for 2 weeks, we suffered silently. My mother crying all the time, but then praying all the time. And then one day, somebody said, Colonel Nugid will be coming. We didn't know him. Why? My mother said. But then one day, at early dawn, no? He came with his men, bringing my father, who was all smiles, can you imagine? We thought that we will never see our father anymore. Can you imagine? Colonel Nugid bringing my father home. We never knew that he made a background check. No. All our neighbors were interviewed about the character of my father. And then sabi niya, eh, may anak ng veterano yan, paano magiging spiya ng Hapon? Can you imagine? Ang hindi ko makakalimutan, when my mother knelt, lumuhod siya nung nakaupo na si Colonel Nugid. Lumuhod siya at hinalikan sa kamay si Colonel Nugid. Every time, I think. I don't know how I felt, pero young as I am, I could only appreciate Colonel Nugid. Naisip ko, this is a man who had a very deep sense of justice at wartime. Huh? This is a man who valued the sanctity of life. You know, he could have summarily executed my father. Sa digmaan, ang kailangan na kailangan katahimikan. Kung gusto mong maging tunay na bayani, huwag kang madaldal. Sarado mong bibig mo at magtrabaho ka ng tahimik. Marami kang magagawa, hindi lang sa iyo, hindi lang para sa iyong sarili at sa mga kasambahay mo at kamag-anak, kundi pati sa bayan mo. While in a war, nobody wins, everybody loses. Wars bring out the best, and they bring out the worst in men. Ang isa ko pang nakikitang magandang naging epekto ng pananakop ng mga Hapones ay yung paglakas ng pagdadamayan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kanayunan, sa mga probinsya. Sa aking pagsasaliksik at pagtanong-tanong sa aking mga kababayan sa Laguna, ang sabi nila, talagang nakakakain sila ng ayos, merong pangmeryenda. No? Hindi sila nagutom dahil meron namang pagkukunan ng pagkain tulad ng mga gulay, mga isda, at kahit na karne. No? At nagluluto sila namang kakanin, no? Nung panahon ng Hapon, at pinamimigay sa mga tao, hindi lang sa mga kamag-anak, kundi sa mga kabayan, lahat ng dumadaan daw doon sa kanilang kalye ay naaabutan ng kahit na konti. No? So yung pagdadamayan, nakita ko parang lumakas. Mas malakas nung panahon ng Hapon. Napakaraming magagandang values na matututuhan sa gera. Isa, yun na nga. Na matuto tayong pahalagahan ang halaga ng buhay. Madaling pumatay, di ba? Kasi yan ang uso sa gera. Patay din eh, patay doon.
At nabasa ko dun sa ano ni Colonel Pobe. Ang ano pala, ang proportion is for every Filipino that was killed, there were 36 Japanese. In other words, the Japanese used to be the victors, but then they also suffered. Yeah. At saka ano pa, natuto tayong mag-peace. Diba? Natuto tayong mag-save. Natuto tayong maging masipag. Hindi ka pwedeng magtamad-tamad eh. If you will not work, you will not eat. And most of all, we learn to be resourceful. Diba? Natuto tayo na gumawa ng paraan para tayo mabuhay. Ang pinaka-importante, your readiness to serve your country. The valor, di ba? The service you can render your country. Hindi pwede yung salita lang eh. Kailangan ipakita mo sa gawa. No? Pakita mo sa gawa na ikaw ay handa na magpakamatay para sa kalayaan. Lahat tayo ay makakatulong, no, upang mapagaan o mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas sa anumang panahon, maging digmaan man o maging sa panahon ng katahimikan. Importante kasi ang pag-aaral ng kasaysayan upang mabuo ang ating identidad, upang mapalaganap natin ang nasyonalismong Pilipino, at upang mapalakas natin ang ating pagka-Pilipino. No? Sa ngayon, parang kulang pa tayo sa self-confidence. I do not know, I may be wrong. No? Pero umaangat na rin. No? Umaangat na. Way back in the 1960s, parang mababa. Ngayon, umaangat na. Little by little. And by God's help, the money that I received from this, I was able to help the poor children in our place. I was able to help them with their notebooks, their papers, their pencils, and everything. That's the only thing I can do now, because I'm now 85 years old and a half, and I hope to God that I will live longer so I can help others yet, and at the same time, I could help my grandchildren. I have to admit that I also have another favorite war hero, a lady. And I was told that she helped in the intelligence during the war. Ganun din yan. And her name is Gloria Martinez Santos. Ay, susunod niya. Ayoko. Huwag mo sabi. Kapangalan ko pa, nakakapagtaka naman. Kaya ako napaigtad, sabi ko, ba pati middle name? I will respect you, ma'am. I will respect that. Thank you. But thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Super. Yeah, thank you have to know how we thank you. Mahal naming Lolo at Lola. Kayo daw ang aming hero. Pero sa aming henerasyon, ang hero na alam namin ay si Hercules, malakas na diyos ng mitolohiyang Griego. O si Vital, na super galing. O si Superman, Batman, o Spider-Man, na may angking lakas. Ang hirap pala maging hero. Kailangan sikat. Naaalala. Kayo po, hindi namin madalas maalala, mapahalagahan. Marami sa amin, hindi alam ang nagawa nyo.
Pero kailangan naming matutunan na ang bayani pala bago dumating ang mga conquistador ay ang mga mandirigma, ang ordinaryong timawa, ang hangaway, ang mga ngayaw, ang bagani, kasama sa bayan at nagsisilbi sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Walang pakialam kung sisikat, basta't ipinaglalaban ang mga bagay na pinakamahalaga sa Pinoy: buhay, ginhawa, at dangal. Mas okay pala ang konseptong Pinoy, sapagkat tulad ko ngayon, nung tumawag si Inang Bayan sa inyo noong 1941, kayo noon ay isang anak, isang ama, isang ina, isang estudyante, isang manggagawa, isang magsasaka. Napasabak sa lupit ng digmaan at mula boys and girls ay napaagang maturity patungo sa pagiging ganap na lalaki at babae. Napatunayan nyo na hindi man kayo mga Superman, pwede maging bayani. Pero may mga nagsabi, talunan raw kayong mga bayaning Pilipino. Ang nagligtas daw sa Pilipinas mula sa mga Hapones ay si MacArthur at ang mga Kano. Ngunit kung malalaman ang tunay na pangyayari, winner kayo, Lolo at Lola. Ang saya at ang payapa ng buhay nyo. Imahe ng kaastiga ng ating Pangulong Quezon. It is signing by the President of the Philippine Constitution, we have witnessed the birth of a new nation. Protektado tayo ng pinakamalakas na bansa. Ano bang laban ng mga Hapones? Ang liliit nila. Ang rarupok din ng mga produktong mula sa kanila. Yun pala, matagal na nila tayong inoobserbahan. At nung 8 Disyembre 1941, tayo ay kanilang sinorpresa. Ang lakas pala ng mga Hapones. Natameme si MacArthur at hindi nakakilos agad sa mga unang oras na iyon. Panahon niyon ng Kapaskuhan, ngunit kailangan niyong iwan ang inyong pamilya. Pero excited kayo. Sa inyong kabataan, akala niyo picnic lang ang digmaan. Ngunit hindi pala madali. 12 bala lamang ang ibinigay sa inyo nang salubungin ninyo ang malaking puwersang Hapones sa Lingayen. Kinailangan niyong umurong. Sa sobrang laki ng puwersa ng kalaban, kayong lahat ng mga puwersang Pilipino at Amerikano ay pinapunta sa Bataan at Corregidor para mas makafocus sa pagtatanggol kay Inang Bayan. Nangako si Presidente Roosevelt na magdadala sa inyo ng pagkain, mga gamot at karagdagang puwersa. High moral kayo. Hindi makapasok ang mga Hapones sa Bataan. Sumuko na ang lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya sa Hapones. Tayo na lang ang hindi. Ginagamitan pa kayo ng saywar ng propagandang Hapones. Pinapakitaan kayo ng mga larawan ng inyong pamilya at ng mga sexing babae. Pero hindi kayo umuwi. Pero nag-iba ang isip ng gobyernong Amerikano. Ang mas masamang kalaban, si Hitler muna ang tatalunin. Wala palang pagkain, gamot at mga karagdagang puwersa na paparating. Tila iniwan nila ang mga Pilipino at ang kanilang sariling mga kababayan dito sa Pilipinas. Umalis man si MacArthur at Quezon. Nanghihina man kayo, gutom, sabik sa yakap ng inyong pamilya, at nakikita na namamatay sa inyong harapan ang inyong mga kaibigan, hindi kayo umuwi. Patuloy kayong lumaban. Sa kawalan ng bala, naghuhulog na lamang kayo ng malalaking bato mula sa bundok sama upang labanan ng mga Hapones. Bataan has fallen. Sabi nyo, kung hindi lamang sumuko ang mga Amerikano, lalaban kayo hanggang sa huli. Patay kung patay. Bakit? Dahil iniisip po ninyo ang buhay, ginhawa at dangal ng inyong mga anak at inyong mga apo? Alam nyo po ba na dahil sa inyong patuloy na paglaban,
ay nakapag-transmit pa ng mahalagang impormasyon ang Monkey Point Station sa koridor na nagamit upang magwagi ang puwersang Amerikano laban sa mga Hapones sa Coral Sea at Midway at sa kalaunan mapagwagian ang buong digmaang Pasipiko. Bumagsak man ang Bataan, sumuko man ang koridor, tayo pa rin ang pinakahuling bansa na sumuko sa Hapones sa Asya. Sabi ng Premier Ministro ng Britanya, Winston Churchill, kayo ang greatest warrior in the world. Pinalakad man kayo sa Death March sa ilalim ng araw ng tag-init, sa loob ng tinatayang 133 kilometro. Gutom at uhaw man, tinulungan nyo ang inyong kasama na nanghihina na magtuloy. Ayaw nyong mapahamak, mabayoneta sila. Ngunit, mas paglalakbay tungo kamatayan ang tiniis ninyong gutom, sakit, init at sikip sa Campo O'Donnell, kung saan araw-araw ang posisyon ng patay na katawan ay hindi matapos-tapos. Pero hindi kayo talunan. Oo, marami ang nalagas, pero dumami ang Bataan at koridor sa inyong mga gerilyero, sa mga probinsya sa buong bansa. Iba't ibang grupo kayo na mga kabataan at mga kawal. Marami sa inyo mula sa iba't ibang kolehiyo at pamantasan sa bansa. Ang laban ay itinuloy ninyo. Mga Markings, mga Hunters ROTC, mga Hukbalahap at iba pa. Pinalaya nyo ang mga bayan bago pa man dumating ang mga kano. Napadali lamang ang kanilang pagpasok at pag-liberate sa atin dahil sa inyo. At liban sa karahasan ng mga Hapones, ang pagbomba ng kano sa Maynila ang nagdulot upang ito ay maging second most destroyed allied city in the world. Tila nakasira pa sila. Sa pelikulang The Great Raid, bidang-bida ang mga kano sa tagumpay sa pinakamalaking POW camp ng mga Hapones sa Kabanatuan. Pero sa totoo lamang, malaki rin ang papel ni Kapitan Juan Pajota at ng mga gerilyerong Pinoy sa operasyong ito. Maging sa Bataan at sa Cordillera, sumama rin sa laban ang mga mandirigmang ifugao. At marami pang tagumpay. Sa Besang, sa Kiangan, noong Setyembre 1945, sa inyo sa USAFIP, Northern Luzon, sumuko si General Yamashita. Pero bakit sa mga aklat at pelikula ang mga Amerikano ang bida? Kasama po sila, katuwang, pero hindi po sila ang dahilan. Hindi po. Ang pag-aalay ninyo ng inyong kabataan ang nagpalaya sa amin. Kilala namin ang mga pangalan ng mga bayani ng digmaan. Jose Abad Santos, General Vicente Lim, Kapitan Jesus Villamor, Sargento Jose Calugas, Tomas Confesor, Guillermo Nacar. Ngunit kayong mga lola veterana ay hindi pauhuli sa kabayanihan. Mula sa mahalagang papel ng panggagamot, pagbibigay ng pagkain, pag-espiya, hanggang sa paghahawak ng sandata, nariyan kayo. Magdalena Leones, Remedios Paraiso alias Commander Liwayway ng Tarlacat, Pampanga, Felipa Kulala alias Dayang Dayang, Celia Mariano, Yay Panlilio, Josefa Capistrano, Conchita Sunico, Maria Orosa, Josefa Lianes Escoda. Maging ang Haponesang nakapangasawa ng Pinoy, si Masay Masuda Almazan ay tumulong na mailigtas ang napakaraming buhay mula sa kalupitan ng mga Hapones sa San Narciso, Zambales. Lolo at Lola Beterano, sana maalala naming mga mas bata na kayo ang dahilan kung bakit pwede namin gawin ang ibig namin. Bagamat mahirap pa rin ang bata nating bansa, maaari pa rin kaming magkaroon ng buhay, ginhawa at dangal dahil isinakripisyo ninyo ang inyong kabataan, ang ginhawa at saya nito, at ang mismo niyong buhay. Kung wala kayo, wala kami. Mapalad ang inyong mga apo. Kung ako ang inyong apo, ikukwento ko kayo sa mga kaklasiko. Sabi ni Andres Bonifacio,
ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, pagkat ginhawa niya ay para sa lahat. Salamat po, at inampun niyo ang bayan. At dahil inampun niyo ang bayan, apo niyo na kaming lahat. Karangalan po ito at saludo po kami sa inyo. Dahil ang laki ng utang namin sa inyo, dapat naming itanong, ano bang dapat naming gawin upang maging karapat-dapat kami sa sakripisyo ninyo? Bata lang kami, walang kapangyarihan, walang pera, balak pa naming layasan ng bayan, at ang iba sa amin nais pang kalimutan na Pinoy kami. Hindi po sapat na bigyan lamang namin kayo ng tamang kompensasyon. Kailangang ipagpatuloy namin ang inyong pagmamahal sa bayan sa aming henerasyon. Subalit, kailangan ba naming mabuwis palagi ng buhay sa pagmamahal sa bayan? Hindi kailangan, sabi muli ni Bonifacio. Ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak at kapatid o kabayan. Ito ang aming panunumpa sa inyo, aming lolo at lola, at sa aming bayan. Sa aming maliit na paraan, sa aming makakayanan, itataguyod namin ang buhay, ginhawa at dangal tulad ng ginawa nyo noong panahon ng digmaan. Hindi namin mamaliitin ang kayang gawin namin bilang mga individual. Dahil sa totoo lang, bago kayo naging bayani, kayo muna ay isang anak, isang ama, isang ina, isang estudyante, isang manggagawa, isang magsasaka. Bakit mahal ko ang bayan ko? Dahil sa inyong mga mandirigma na nagsakripisyo ng lahat para lamang ako ay mabuhay. Ang mga hangaway, ang mga katipon, ang mga gerilyero, ang mga lumaban sa diktadura, ang kawal na patuloy na nagbubuwis ng buhay upang ipaglaban ang kalayaan. Kami rin, mandirigma laban sa korupsyon at kahirapan. Ito ang panata namin. Sana maging proud din kayo sa amin. Nagmamahal ang inyong mga apo. Kristiyano man o Muslim, tayo ay
mayaman at mahirap, may pag-asa ngayon at sa hinaharap. Huwag na huwag pababayaan manakaw muli ang katuwirang mag-aangat sa ating lahi. Babangon ang bayan, may takot sa Diyos. Babangon ang pamilya Pilipino. Ibabangon muli ng aking Diyos. Pilipinas, di na iiyak muli. Pilipinas, paglilingkuran ka, Pilipinas. Ipagtatanggol kita, Pilipinas. Di ka nga